Hello at welcome back ulit sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa future uploads natin. Okay, so yung topic natin ngayon is about sa pagka-craft pa rin. Okay, meron na tayong part 4. So ito na yung part 4 natin. So, di ba nung nakaraan sa part 3 is nasa 0 to 999 amity tayo. So ito na ngayon. So, na-reach na natin yung 999 para pumasok na tayo sa 1K Amity. So, yung gagawin natin, pindutin lang natin yung plus na yan. Ayan, yung plus. So, click natin yan. So, magbabayad tayo ngayon ng 10M. Okay? So, 10 million siya. So, expand lang natin. Pindutin nyo yung expand kung meron na kayong 10M. Pero kung wala pa yung ALS, is mag-ipon muna kayo. Tsaka upgrade nyo. Worth it yan guys kasi magka-craft agad kayo eh. So, kung ako sa inyo is pindutin nyo na agad. So, katulad dito. Yan, ginawa ko na. So, may lumabas na achievement. So, sa 1K na daw tayo. So, sa 1K guys, pwede na tayo mag-craft dito sa Piristine. Okay? So, pindutin nyo lang yung okay na yan. Yan, tapos dito, select option. Siyempre, critical damage. So, ngayon, naka-ready na ako ng materials ko. Meron na akong Piristine Crystal. Bumili na ako sa auction kasi nga habang mura pa. At saka, yung mga requirements niya, guys, is halos wala naman pagbabago. May pinagbago lang sa consumable sa materials, no? Medyo tumaas. So, compare natin dito. Ayan, yung upgrade core crystal dito is dumoble kapag doon na tayo sa Piristine. Dumoble siya, naging 12 siya. So, dito, 6-6 lang yung bawas per craft sa upgrade core crystal. Kasi ito naman yung importante dito. Ito yung pinakamahal. Dito, mura lang to. Ayan, mura lang mga yan. At saka, i-compare natin doon. Punta tayo doon sa Piristine. Ayan, so medyo malaki na yung requirements. Okay, so mataas na dito. So, kailangan talaga natin mag-farm ng upgrade core high para makapag-craft tayo ng upgrade core crystal doon sa kay Chloe, di ba? Kung napanood nyo at nasubaybay nyo yung crafting natin, is malalaman mo to. So, ngayon, mag-craft na tayo dito. So, tandaan nyo palagi, ito yung battery nyo or ito yung energy life nyo. Ayan, kumbaga, ito yung buhay ng pagka-craft nyo. Kasi kapag zero yung zero talaga yung energy, is hindi kayo makapag-craft. Kasi ito yung kailangan eh, 154 per craft. Okay, so, try natin isa. Ayan, tignan nyo, babawas yung energy natin. Kasi kailangan talaga yan eh. So, ayan, first try is fail. So, malas nyo kapag nag-fail, guys. Kasi mayroon talagang failure yan. Pero kapag success naman is, mataas yung dagdag. Okay? Ayan, plus 38. So, success. Successful din yung pag-crop natin. So, isa na lang yung pwede mag-crop natin. Kasi nga, yung ano natin, energy is 227 na lang. So, per crop is 154. So, ayan, isa na lang siya. Ay, crop na natin siya. Okay, so fail pa rin siya, guys. So, may cut muna natin yung pagka-crop doon. Kasi papakita ko sa inyo dito. Sa kay Chloe. Di ba kay Chloe, maalala nyo guys. Di ba nasa 2K tayo. Dito tayo nag-upgrade sa upgrade core crystal at saka force core crystal. So, since na nag-upgrade na rin yung sa akin, 3K amity na tayo, syempre, tuturuan ko rin kayo. So, dalawa yung itinturo ko about sa personal crafting at dito sa kay Chloe na pagka-craft. So, dito na tayo sa 3K. So, kung tatanungin niya ako, syempre, mag-ask kayo kung saan tayo dito lulugar, kung paano tayo makapagsimula sa 3K. So, yung i-re-recommend ko dito sa inyo is pwedeng yung quartz core 2 pass. Okay? Pwede yan. So, hindi ko gaano nare-recommend masyado kasi nga meron pa tayong pwedeng pag-craft dito. Okay? Makikita nyo naman dito. Ayan. Pwede rin tayo gumamit ng material core. So, titignan muna natin yung materials kung ano yung mas makakatipid tayo. Okay? Try natin muna sa quartz core 2 pass. So, yung require niya is quartz core lapis. Okay? Punta tayo sa auction kung magkano. Quartz core lapis. Okay, so dito tayo sa craft, tapos dito cores and jewels.
quartz core lapis. So, makikita nyo dito na napakamahal ng lapis. Ayan. So, mga paggastos kayo dito. Ayan. Pansin nyo naman, yung per set niya is 3M. So, tignan naman natin doon sa material core. Material core, ano ba yung required doon? Nakalimutan ko, wait lang. Tignan ulit natin. Tignan natin sa kabila. Kasi kapag sa quartz tayo dadaan, mapapagastos tayo. Try natin sa ibang way. Dito sa material core, okay, osmium yung kailangan. Material core, osmium. Okay, so tignan natin. Sana makamura tayo. Okay, material core, osmium. So, ayan. Napakamura lang, guys. So, dito tayo dadaan, syempre. Ito yung mga tamang diskarte lang, di ba? Kasi kung hindi nyo titignan dito sa auction, yung presyo is baka magsisi kayo. So, ngayon, sana napanood nyo to. Or sa lahat ng crafter dyan, sana napanood nyo to para meron kayong pagpaplanuhan about sa pagkakraft nyo na hindi kayo gagastos. Okay, so dito, balik tayo. 3K Amity. Okay, material core. Red osmium. Ngayon, register na natin yan. Ayan. Pindutin nyo lang yung register. Tsaka, i-add nyo na rin sa favorites nyo. Ayan. Para kapag pinindot nyo dito, is shortcut na siya. May mga highlights, kumbaga. So, check natin yung repeat para paulit-ulit siyang nagka-craft. Ayan. So, makikita nyo naman dito yung amity natin. Dadagdag at dadagdag yan. So, dalawa yung kinakraft natin, no? Habang wala tayong energy dun sa personal crafting, is magka-craft tayo dito kay Chloe. Hanggang sa maging max tayo dito. Okay, hindi natin to titigilan sa pagka-craft. So, para meron kayong way. Sundan nyo lang ako, at saka tignan nyo yung ginagastos ko. Okay. So, nung nakaraan, halos 50M lang yung gastos natin. Mapakaga tayo ng 2K. Na abot agad natin yung 2K, di ba? Napakalit lang ng nagastos natin. At saka nakapag-craft rin tayo sa personal craft natin. Maliban kay Chloe. So, ayan. Marami tayong ma-craft. Yung problema nga lang dito, guys, is kailangan natin ng maraming upgrade core crystal. Kasi per craft is apat yung mabawas upgrade core crystal. So, which is okay lang naman. Di naman ganong big deal. Kasi nga, kailangan talaga natin yan. Kasi kung dadaan tayo dun sa ibang way, is mapapagastos kayo ng malaki. So, hindi ko nire-recommend yun. Okay, so ito lang yung nakita kong pinakamaganda. Maliban dun is wala na. Okay, kasi yung iba hindi naman mabenta. Hindi nyo mabibenta kung mabilis. Or dito, hindi naman natin ibebenta yung materials, gagamitin rin natin yung sa pagka-craft. Okay, material core. As yung bili pa tayo ng marami. Yun kasi yung kailangan natin. Okay, osmium. So, napakamura lang, guys. Okay, so tignan natin yung presyo ng red osmium. Okay, so medyo nagmahal na dito, almost 3M per set. So, pwede nyo ibenta pero depende sa inyo. So, marami na akong na-craft, ayan. Depende sa inyo, guys, no? Kung bibenta nyo or gagamitin nyo na lang. Pero sa akin kasi gagamitin ko eh. Mas makakatipid tayo kapag gagamitin. Okay. Kapag hindi nyo ginamit at ibenta nyo, ganun pa rin eh. Parang nalugi lang kayo kasi merong tax, di ba? So ayan, ito lang naman yung gagawin nyo dito. Ayan, paulit-ulit lang eh. Pero pwede ko rin recommend sa inyo kapag umapa kayo ng 3,200. So since na, 200 pala, sorry. 3,200, kapag umapa kayo, pwede na kayo mag-grab dito sa iba. 3,300. Okay, so nalito ako. Kala ko 3,200. Okay, hindi ko napansin. Ayan pala. Ayan, pwede kayo mag-craft dito ng Sheena. Pag-entry nyo,
Huwag nyo ibebenta. Siyempre, gagamitin nyo pang entry. Makakatipid kayo. So, yan lang may re-recommend ko dito kapag 3K kayo kung ayaw nyo mag-craft ng material core. Pero sa akin, okay na ako sa material core. Kasi since nagagamitin natin sa personal craft. Pero, i-re-register ko pa rin tong mga to kasi kapag papasok ko ng dungeon, halimbawa, Sheena B1F, siyempre gagamitin ko. Tapos dito sa IC, gagamitin ko rin. Okay, re-register ko yan. So, papakita ko na lang sa inyo yan. Re-register ko. Kasi kailangan ko talaga tong mga to. Okay, so dito lang muna yung video natin. At sana natulungan ko kayo about sa pagka-craft ngayon. At babalitan ko kayo sa next crafting natin bukas. Alright.